bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Ibalita ko mga kababayan, hinahanap niya daw ako. Hey, bakit kaya? But anyways mga kababayan, pasensya, medyo 2 days so tayo naka, hindi nakapag-upload. Eh, alam nyo naman yung mga sitwasyon ho namin mga OFW, eh minsan ho, mahirapan ko kami magbalanse ho ng oras namin. At saka alam nyo ho yan, mga kapwa ko mga OFW, eh doon sa office namin, medyo stressful ho ang trabaho natin. Eh buti na lang mga kababayan, andyan kayo na nakausap ko, tsan, natatanggal yung stress ko. Bakit? Eh siyempre, napapatawa kita eh. Eh kung napapatawa kita mga kababayan, I mean, masaya na rin ako. Eh siyempre, yun kasi ang goal ng channel ho dito. Eh yung hinawakan natin na content, eh medyo stressful, lalo na yung buhay politika mga kababayan, eh medyo stressful din yan din. So kaya ginanito ko pagbalita ho, medyo parang funny. talagang funny naman talaga ako eh. normal na ho sa akin yan, medyo mahilig lang mag-smile. Eh siyempre tayo, friendly people. So siya nga pala, kumusta kayo mga kababayan? Kumusta ho kayo sa lahat ng kahit man sa ang sulok pa kayo ng mundo, sa ang party ho man kayo, sa umaga ban dyan, lunchtime or gabi, sana ho nasa maayos tayong kalagayan. Sa mga kapwa ko OFW, fight lang ho tayo. At saka napakasaya ho ang natin yung araw ho natin. Kasi si Tito Bongbong ko, abay malapit na umupo sa Malacañang. Malapit na makabalik sa bahay sa bahay nila. So sabi ko sa inyo, lagi ko sinasabi dito sa mga kababayan, sa mga dilawan ho, na siyempre proclamation lang ho ang kulang. Hindi naman ako nagbibigay ng fake news ito. Bakit lagi kayong nasasaktan pag sasabihin ko na formality na lang ho yung halalan kahapon. Di nagkatotoo. Expected na ho yan. Bakit? Siyempre, itinakda na ho si BBM at saka si Inday Sara. Ando na nga sa piso, hindi man nakikita. Totoo ho yun yung kasabihan ho ng mga nakakatanda ho natin. Yung sa piso ho, yung sa likod ho ni Dr. Jose Rizal ba yun? Yung sa piso kay Dr. Jose Rizal. Sa likod ho no, mayroong 1974. Siyempre, andun yun ho yung agila at saka yung leon. Yung tiger, talagang yun. Alam na ho ng future mga kababayan. Alam na kung ano mayayari sa future. So yun ang purpose ho, ginawa yung piso na yun. Nakatotoo no. So ngayon mga kababayan, tika lang. Before we proceed, siyempre meron na tayong mga kasama mga dilawan. I'll give them time to take their medicine mga kababayan. As usual, they already know the drill. They have to take their medicine first. Baka atakihin na naman kayo sa alta presyon yan. Siguro hindi nila makadepresyon. Magka-alta presyon lang ho. Ingatan nyo ang puso nyo. At saka, welcome naman kayo dito mga dilawan. Welcome ho dito sa aming kampo, dito sa mga BBM supporters. So, welcome na ho kayo. Mababait ho kami. Kayo lang naman medyo nang-aaway sa amin eh. Kaya nga, kinukurit ko kayo minsan. Kinukurit ko nga kayo. Kunti lang naman. pero hindi ko nalalait. Kinukurit ko lang kayo. But anyways, welcome nga pala kung saang kampo ka man. Welcome ka ho dito sa kampo ho ni BBM. Welcome ho. Mag-unite ho tayo lahat. Wala nang yung samaan ng loob. Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo ng si hater niyan. Hindi tayo aasinso ho. Tutulungan natin si BBM at saka si Inday Sara. At saka tutulungan natin sila para ma-resolve ho ang mga problema ng bansa ho natin. Kasi hindi naman kakayanin ni BBM. Kung makaupo na si BBM at saka si Inday Sara, hindi naman nila kakayanin lahat ng problema. At saka hindi ho niyan mapa-improve ang yung Pilipinas kung hindi din natin tutulungan. Dapat kayo magtulungan tayo mga dilawan. Mag-convert na kayo. So mga kababayan, bago tayo mag-proceed sa ating topic, siyempre i-shoutout naman natin. Siya nga pala, bago tayo si shoutouts, gusto ko mo ng pasalamatan ho
hangang-hanga talaga ko sa mga ano, sa mga bibing vloggers kagabi, mga kababayan. Talagang walang tulugan ho ang ginawa nila kagabi. Eh, kahit hindi ho naka-live si ano, si Sir Ivan kagabi, mga kababayan, siyempre nag-monitor ho ako. Nanood ko ano, kahit ng mga bibing vloggers, talagang gising sila lahat, mga kababayan. Abay, tuwang-tuwa nga ako. Talagang tulong-tulo talaga ang suporta nila kay BBM, at saka nakatutok lahat ho sa ano, sa automation ng ano, ng vote counting. Nakatala na katutok kasi siyempre mga kababayan, natuto na tayo eh doon sa nangyari sa 2016. Eh siyempre talagang ano natin, bantayan ho natin. Baka kasi lumiko ng konti yung Kumilek eh. alam mo naman nga, meron pa rin diyang dilawan sa Kumilek. Sige lang, bantayan lang natin mga kababayan. Talagang gusto ko lang ho i-shoutout lahat ng mga BBM vloggers. Ay alam nyo na kung sino ho kayo. Kilala na kayo eh. Ako lang ho hindi kilala. mga solid viewers natin dito, ano, kasama ba ako sa ano, sa BBM vloggers? Pwede na ba ako maging vloggers? But anyways, maraming salamat ho sa mga BBM vloggers dyan. Tsaka successful ho ang ginawa ho natin. Talagang hangang-hangaw ako. Successful ho natin na talagang naipanalo ho natin si BBM. At saka siyempre na successful rin na ano, na protektahan natin si BBM sa, at saka si Inday Sara, sa lahat ng mga mapanira ho ng mga ano, ng mga dilawan. Talagang successful ho ang ating ano, yung ginagawa natin. Saka hanga-hanga, mabuhay po kayo lahat ng mga BBM vloggers, BBM supporters. Siya nga pala mga kababayan, ang mga BBM supporters na ngayon, pwede nang tawagin ho na ano, Marcos Loyalist Second Generation. Yan, palapakan naman natin. Yung mga BBM supporters ho ngayon, second generation na ho sila ng mga Marcos Loyalist. Yan, maraming salamat. And of course, shoutout rin natin mga kababayan, ang mga DDS, at saka yung mga original ho na mga Marcos Loyalist. Siyempre, yun, hangang-hanga tayo dyan. Mabuhay ho kayo mga kababayan, mahubay. Tsaka meron na tayo mga bagong membro dito sa ating channel. I-shoutout rin natin ang ating mga INC members. Yan, andito rin ho. And of course, lahat ng mga senior citizen ho na andito sa ating channel, meron pala mga kababayan, meron tayong mga kasamang ibang senior citizen na hindi naman mga Marcos Loyalist. Pero ano sila, viewers ng time dito, inatuwa pala sa ating ginagawa mga kababayan. Happy na rin ako, siyempre sabi na marami nag-message sa akin mga kababayan. Aside pa ho sa naghanap sa akin kahapon, saka nung isang araw, meron ding isang ano, sabi niya na senior citizen daw rin siya, at saka talagang natatawa ho siya sa ginagawa ko. Talagang natawa ho siya, taka sabi niya natatanggal daw yung stress niya, tsaka happy daw siya natagpuan daw yung channel na ito. Siyempre mga kababayan, kayo ho ang ano dito, kayo ho naman ang bida ho dito. So ang role ko lang dito mga kababayan, ano lang instrumento lang ako eh. Instrumento lang ako. Yung lahat ng mga balita ibinabalita ko dito, abay kayo naman ang nagbigay niyan sa akin. Binabasa ko nga lahat ng ano, yung mga mensahe niyo ho. Ibinabasa ko lang yan. Yan lang naman yung ibinabalita ko dito. Kung merong mga catch up sa ano, kung magkaano sa aking attention, siyempre nire-research ko ho yan bago tayong ibalita. So ano, maraming salamat ho sa lahat sa mga ano, sumuporta ho kay BBM. Sa lahat ho ng mga naniniwala kay BBM, hangang-hangaw kami sa iyo, mabuhay ho kayo. Kung sa lahat na hindi ko na mentions dito, and of course ating mga solid viewers, ito hindi natin kakalimutan yan. Hindi natin kakalimutan mga solid viewers natin. I-shout out rin natin. Hi also kay Sir Michael Cruz. Si Sir Michael Cruz mga kababayan, palagi para siya nag-message sa akin. Medyo magtampo na. Baka hindi daw siya nisi-shout out. Palagi rin pala siya nasabi, Sir, pa-shout out. Ganun. Pasensya mga kababayan, marami ho kasi nagpa-shout out. Umabot nga namang 100 plus. Siyempre paano mo yan, 100 plus, 200 plus. Maraming magpa-shout out ho. But anyways, guys, shout out rin natin si Sir Briner Colliera. Yan, palakpakan natin Sir Briner Colliera. Also si Scout Ranger ho. Yan, mga solid viewers natin dyan dito. And of course, I would like to say hi to Ma'am Carmela Sanchez. Andyan ho lagi dyan sa ating comment section ho, palagi nagko-comment. So, tsaka natatawa ko sa mga comment ho nila. kahit hindi man ako nag-reply sa mga comments yung mga kababayan, pero I can assure you, binasa ko ho yan. Binasa ko yan isa-isa lahat. Siyempre, para makadagdag ho ng information sa akin. Kaya binabasa-basa ko yan lahat. So ngayon mga kababayan,
So, ayan, okay na. Yung ano, yung ibang i-shout natin mamaya na rin. Ay, siyempre, para i-portion portion ba natin para hindi masyadong humaba. So, ngayon mga kababayan, abay, while ho, naglibot-libot ho ako sa, ano, sa social media, abay, parang alam na alam ko kung bakit natalo si, ano, si Nanay Lenny. Bakit? Eh, siyempre, nakita yung picture doon, ano, yung nag-boot na bumuto ho siya, tas nakaganon, eh, yung paglinya pa lang niya ho, eh, parang ano, parang distracted na siya. Intro pa lang ng presento, intro pa lang. Bakit? Eh, siyempre, yung ano, yung pangalan to, sabi doon, line starts here. Eh, siyempre, pag ganun niya, pag paglingon niya ng ganun, yabay! Pag sabi niya, bakit wrong spelling yung pangalan niya? Bakit wrong spelling yung ano niya? Siyempre, line starts here. Bakit hindi Lenny? Lenny starts here. Siyempre doon, ano? Distracted na ho siya. Distracted na ho si Nanay Lenny, mga kababayan. Ito nga yung sa balita, oh. Siyempre, ang nakasulat kasi dyan, line starts here. Bakit hindi Lenny? Wrong spelling, no? Siyempre, yung paglinya pa lang niya, dami na mga, ano, mga media, mga kababayan. Alam niyo ho na ano, inintriga ho nila. Inintriga ng mga dilawan. Siyempre, ito mga dilawan, alam niyo naman eh. Eh, teka nga pala, mga dilawan, ano, nakatake na ba kayo ng medisina? Eh, baka masaktan ho kayo eh. Eh, alam ko naman, alam ko pa naman kung anong pinagdaanan niyo ngayon. Medyo masakit nga pala. Masakit, no? Eh, okay lang yan. Okay lang yan. Andito naman si Sir Ivan eh. Eh, manood na lang kayo para matawa kayo. So ngayon mga kababayan, abay, inintriga ho ng mga, ano, mga dilawan yung paglinya ni, ano, ni BBM. Parang meron dang ano yung parang naging special ho, nagpa ano na pa palang nagpa importante daw si BBM doon. E, tanga pala to mga ano, yung mga ito kasi mga media mga kababayan, sinasakyan kaagad yung lahat mga pictures ni BBM. Sabi ho doon na hindi daw naglinya si BBM, but actually si BBM mga kababayan, naglinya ho siya. Napakaagang ano ni BBM pumunta doon. Talagang ano, minomonitor namin si BBM eh. Napakaaga ho dumating si BBM doon sa presento para bumoto. At saka aside from that ha, si BBM ho, ano siya, ng senior citizen ho si BBM. 63 na yata yung edad ng BBM. 63 na yata. So kahit 63 na ho siya, talagang naglinya pa ho siya. Talagang nag-obey ho siya sa rules. Talagang pinagbigyan niya ng importansya ho kung ano yung ng policy ho ng COMELE. Kung anong ibinigay doon, talagang naglinya ho siya. Meron naman mga pictures dyan eh. Meron mga pictures. Ito kasi mga dilawan, mga kababayan, eh, magbibigay. Matatalo na nga, nagbibigay pa rin ng mga fake news. So ano, palagi naman sila ano eh. Palagi sila mga butata eh. Eh so ngayon mga kababayan, eh, may proceed na tayo. Eh parang medyo ano, parang medyo ma-tense yung mga dilawan dito. So ngayon mga kababayan, bakit distracted si, di ba, nung una, papasok pa lang sa presento si, ano, si Lenny, distracted na. So ngayon, andun ho siya sa ano mga kababayan, andun ho siya sa loob na ho ng ano ng presento para bumuto. Abay, parang nagkamali ho. Bakit? Eh, sa balita lang naman to, katuwaan naman to mga kababayan, katuwaan naman to. Eh, nanilini, huwag ka hong ano, magalit. Eh, katuwaan naman to eh. Alam ko naman yung mga vlogger mo dyan eh, tinitira rin ako dyan eh. Eh, video kumukurit na ako ng konti. Eh, hindi naman ko nalalait, ano lang, nang asar. So ngayon si Nanay Lenny mga kababayan, abay, nagkamali pala siya, nag-shade. Alam niyo kung bakit? Eh, siyempre, in-shade niya si BBM eh. Siyempre, si BBM yung naibuto niya eh. Instead, ang kanyang pangalan niya, yung ano, ang pangalan niya ho ang in-shade, is ano pala, yung si BBM ho ang na-shade niya. Bakit kasi nag-iisip kay BBM? Eh, tense na kasi si Nanay Lenny. Eh, si BBM palagi nasa isip niya. Eh, siyempre, ngayon, yung wala, ang lahat ng iniisip niya, si BBM na, eh, yung na-shade niya kay BBM. Sabi na dito, sabi sa balita ito mga kababayan, Lenny Robredo accidentally votes for Marcos Jr. So, breaking! Vice President and Presidential wannabe Lenny Robredo accidentally, he said, wannabe Lenny Robredo of Liberal Party accidentally shades her ballot for Bongbong Marcos Jr. Abay, nagkamali. Bakit kaya ganun? Ano kayo nasa isip ni Nanay Lenny niyo nun? Parang naging lutang, no? Wala nasa isip eh. But anyways, nagkakamali na naman talaga mga tao eh. Nobody's perfect mga kababayan. Nobody's perfect. Pero masaya yun eh, si BBM yung ibinota niya eh.
So ngayon mga kababayan, mayroon isang rason kung bakit siguro hindi nanalo si Nanay Lini. Alam ko kung bakit. Mayroon akong na-discovery mga kababayan. Alam niyo naman si Sir Ivan. Mahilig tayo mga research . But anyways, bago tayo mag-proceed, syempre, shoutout rin natin mga solid viewers natin. Yung palagi hong nagko-comment dyan sa babaho natin. Tsaka nga pala mga kababayan, siyempre naman meron akong konting request naman kung napasaya ko ho kayo, kung pwede mag-like ko tayo dito sa ating channel, mag-like ko dito, dito sa ating video, mag-like tayo at saka mag-share at saka hindi pa ho nakapag-subscribe, libre lang naman mag-subscribe mga kababayan, libre na naman mag-like at saka mag-share para marami pa ho makadiscovery sa ating channel at saka marami pa ho mga kababayan natin na matanggal ho yung stress nila. Siyempre, dapat pasayahin rin natin sila mga kababayan. Baka siguro mayroong mga tao ngayon na lungkot na lungkot, madiscovery nila yung channel ko, matatawa rin sila. So nga mga kababayan, hi and shout out nga pala kay Ma'am Lourdes Sabado. She's watching from San Pedro, Laguna. And of course, I would like to say hi to Ma'am Sara De La Cruz. She's watching from Bantayan Island, Cebu. Also, hi to Sir Joselito Melmida. He is watching from Quezon City. And also, magpa-shoutout rin siya sa mga Melmida family sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan. And of course, shoutout rin kay Ma'am Elizabeth Pruitt. Watching from California. Sakto ba yung spelling ng family niya, Pruitt? Napaka-unique, no? Maganda pakinggan, eh. And of course, shoutout rin kay Ma'am Gina Tandok. She's watching from Doha, Qatar. Of course, shoutout rin kay Ma'am Freya Tibes. Freya Tibes and family. They're watching from Fairfax, Virginia, USA. Hello, Ma'am Freya Tibes. Shoutout rin, no? Tsaka regards sa pamilya nyo. So ngayon, mga kababayan, ay proceed tayo. Katuwaan lang naman ito mga kababayan. Katuwaan ni para mainis yung maasar natin yung mga dilawan dito. Andito sila nagmamasid sa akin. Pati nga yung kalbo, yung vlogger ni nga pala. Mamaya ka rin. Yung kalbo, yung vlogger ni Isko. Nagmamasid din pala sa atin mga kababayan. May nagsumbong siguro. Yung mga quadruplets ho dyan ng mga kalbo. Pinagbabokbokan na ako dito . But anyways mga kababayan, mayroon na-discovery ko si Sir Ivan. Alam niyo yun? Siguro, isa sa mga rason siguro na hindi nanalo si Nanay Lini nila, baka siguro ibinulsa ho itong ibinulsa ng mga leader nila itong parang hindi klaro naman to . May pangalan. Parang familiar ho yan. Ano kaya yan? Tsaka mayroon pang nakapangalan mga kababayan. Andyan . Kayo nila magbasa para play safe ako. Baka siguro ibinulsa to. Dapat hanapin yung mga leader . Bakit hindi nanalo yung nanay ninyo? Siyempre, sana binigyan nyo na lang. Nakatulong pa ng konti yan. So may mga kababayan na ba sila Nanay Lini ho? Parang hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. Bakit? Sinabi mismo ni Nanay Lini kagabi na dismayado daw sila kasi parang meron hong irregularities na nangyari daw doon sa butuhan, sa automation. Bakit daw napakadali ho ng numbers na doon nagdatingan? Parang hindi sila maniwala mga kababayan na mananalo si BBM. At saka ngayon, bakit sila takot na takot ngayon mga kababayan? Bakit? Parang na-proof na ho ngayon yung 2016. Bye guys, shout out na Nelini. Parang alam ko kung bakit kayo natatakot ngayon . So dito ho sa nangyari ngayon mga kababayan, parang na-proof ho natin na parang mayroon talagang dayaan ang nangyari. Tingnan nyo, napakalaki ho ang lamang ni BBM ngayon. Parang 15 million yata. Umabot na ba 15 million? Correct nyo lang ako kung medyo nakamay tayo sa numbers. Umabot na ba 15 million yung lamang ni BBM? Napakalayo ho sa nangyari doon 2016. Siyempre, mayroong magic doon . Siyempre, mga tauhan dyan sa loob sa kumilik noon . Tsaka ando ba yung smartmatic? ngayon, pinagtatanggal na. Wala na silang kaano ngayon. Wala na silang kaalyado. Wala na silang mga kakampi dyan sa loob. Meron pa rin mga kababayan. Meron pa rin. Pero binabantayan-bantayan namin yan. Meron kasing kakabayan natin mga kababayan. Kababayan natin na
nag-message daw sa akin sa baba na dyan, yan daw si ano, dilawan rin yan. Pero hindi muna ako magbanggit ng pangalan. Eh, alam nyo naman si Sir Jel, si Sir Ivan. Play safe tayo. Ayoko magbanggit ng pangalan. Eh, meron pa rin dilawan dyan sa loob. Tsaka, binanggit niya ho dyan sa, ano, sa message niya. Eh, totoo naman sinabi niya. Totoo. Actually, nag-usap-usap po kami mga BBM vloggers. Eh, dilawan daw yun. Pero, babantayin natin yan. Babantayin. Alam ko yung laban natin dito mga kababayan, nag-uumpisa pa lang. O, hindi ito matatapos. Kaya nga nandito kami, kaya lumabas nga si Sir Ivan, lumabas ako. Siyempre dapat protektahan natin si Sir BBM at saka si Sarah para ho sa ikakaunlan ng bansa natin. Kaya kami ngayon, medyo takot kami makababayan. Bakit? Napapansin nyo kung sino mga nakakapasok ho sa, ano, sa senatorials, may mga dilawan ah. Eh parang, tingo, parang imposible ah. Parang andun yata nag-magic. Parang imposible talaga eh. Bakit andun yung babae? Yung si Hontiveros. Tsaka mayroong lalaki rin. Bakit andun yun si ano? Si... Eh, basta yun nun. May lalaki dun eh. May mga lalaki. At saka babae. Eh, babantayin natin yan. Babantayin natin yan. May mga ano, may mga dilawan na kapasok eh. Kasi mga kababayan, kung mayroong mga dilawan pa rin dyan na kapasok sa senatorya, sa senador, sige, future, sa senado, mayroong mga kapasok na mga dilawan sa senado, eh, magka-problema pa rin mga future projects ni ano ni BBM sa Kandisara mga kababayan. Eh alam niyo naman, alam kong aware niyo 'yan. Eh siyempre, merong ano, merong mga mag-o-post diyan basta ayaw sa gusto nila yung ano, yung mga ginawang project ni future projects ni ano ni BBM aside pa ho sa build program ni ano ni Tatay Digong. Eh meron kasi siyang mga siyempre mga future projects na sa kanya talaga siya yung ano yung nag-vision sa projects. Eh ngayon, siyempre magka-problema ho yan kasi mag-o-oppose yan ng, ano, ng mga dilawan eh. Katulad ngayon, eh, siyempre masasaktan sila. Bakit? Eh yung ano, yung 500 peso bill mga kababayan, ipapatanggal na ho. Nag-file kasi ng resolution yung ano, yung Duterte Youth Party List. Nag-file ho sila ng ano, ng resolution ho sa BSP na ipapatanggal na ho yung ano, yung pangalan ni ano ni late senator yung papa ni ano ni Chris Aquino mga kababayan. Siyempre nag-file na ho. Eh paano ngayon tatanggalin ho yan? Hindi fake news yan. Meron PTV ba mismo nagbalita niyan, no? Eh kasi mga dilaw na kababayan mahilig sabihin na fake news daw ako lagi. Ihihilat ho natin. Ang sabi dito sa balita na Duterte Youth Party List has filed House Resolution number 2566 urging the Banko Sentral ng Pilipinas or BSP to remove the image of late Senator Ninoy Aquino in the 500 peso bill. Oh, see? Totoo naman, ipapatanggal na ho nila. Eh, bad image naman yun dun eh. Wala naman yung ano eh. Dapat kasi daw, ang sabi yun ang Duterte Youth Party List mga kababayan, dapat kasi yung sa 500 peso bill, ang i-replace daw ho sa mukha ni, ano, ni Ninoy Aquino, dapat daw yung ano, yung more nationalistic symbol for the unity of the country. Dapat yung mga nationalistic symbol, yun ho naman talaga dapat. Huwag yung ano, wala naman ginawa sa bayan yun eh. Alam nyo naman natin ang kasaysayan. Ano yun eh, mali yung kasaysayan eh. So ngayon lahat mga kababayan medyo na ano na, medyo nagising na ho lahat. Siyempre happy si Sir Ivan mga kababayan. Sabi ko nga sa'yo, excited na ako eh. Malapit na makaupo si BBM. Nangamoy Malacanang na. Malapit na. Ito mga dilawan mga kababayan, eh, siyempre nag-expect pa rin kasi sabi daw marami pa daw hong hindi nakabuto at saka marami pa daw hindi na forward na mga present yung ano yung data na accounting ng data doon sa prison, hindi pa daw na forward sa COMELEC, marami pa daw eh, parang nagpapalakas na lang sila ng loob. kahit lahat yung mga hindi pa napuntang numero na boto ho na sa ibang presinto na kulang, kahit sa kanya nailini pa yan, hindi pa rin niya naabot mga kababayan. Napaka-imposible na. Bakit? Malapit na kasi matapos yung lahat ng mga presinto mga kababayan. Ilang porsinto na lang ho. Kahit kanya nailini na lang yung numero na yan, hindi pa rin niya mananalo. Ano na per se? Eh, yung vlogger ni Nanay Lini, aba nila, light lagi si BBM ah.
gumingiwi, gumanganon ka na nga oh, yung ano mo, yung mukha mo, bakit kaya gumanon? Sino kayang palaging uminom ng Coke? Sabi ni Atty. Arwin Aguanzon, uminom ka kasi palagi ng Coke? Per se, ano na, parang nakita ko yung vlogs mo kahapon, ah, kanina, natamlay ka. Bakit ka kaya tumamlay? At saka lalong gumanon yung mukha mo. Eh, but anyway, sa ayaw kong ano, siyempre, ganun lang yan eh. Sa gamang kababayan, balik ko tayo. Napalayo na tayo. Masarap kasi mga ano. Masarap ho kasi magkwento mga kababayan. Medyo lumayo ho tayo. Balik ho tayo dun sa, ano, sa senatorias na makakapasok ko sa Senado. Kasi kung ganun mga kababayan, kung meron pa rin tayo, meron pa rin mga dilawan, abay medyo magkaproblema pa rin tayo. Alam nyo bakit? Naalala nyo ho yung SIM card registration. Yung SIM card registration ho, 'di ba hindi natuloy na vinito ho ni ano ni Pangulong ni PRRD. Vinito ho siya. Yung ano ba hindi na-signan, talaga ni reject. Yun ang tawag veto, ang tawag doon mga kababayan, veto. Bakit hindi 'yon pinirmahan ni BBM ni PRRD? Bakit hindi siya pinirmahan? Bakit? Eh kasi meron kasing idinagdag doon sa original ho na policies na ginawang batas, merong mga agreements ho doon. May idinagdag kasi ang mga dilawan mga kababayan. Eh siyempre inimbestigahan kasi ang nagsabi naman nito mga kababayan si Sir Mike Abe at saka yung ano si yung isa yung interview ho niya si nakalimutan ko lang yung pangalan. Mayroon interview kasi si Sir Mike Abe mga kababayan doon sa SMNI. At saka siya ano nagsabi na mayroong dinagdag. Eh ngayon ang isa sa mga dinagdag ho doon mga kababayan yung lahat daw ng mga ano social media account, yung like Facebook, yung ang tawag nito, yung TikTok or whatsoever, yung mga sa social media account, yung Twitter, dapat i-register din daw si SIM card. Siyempre maraming umalma doon. Hindi naman umalma. Kahit ako, mga babayan, no problem yan sa akin. Mas matuwa pa nga ako niyan eh. Lahat na kasi kami dito mga OFW mga kababayan, nakarehistro ho lahat. Ang SIM card namin andyan ho sa pangalan namin, talagang napaka-strict ho dito, lalong-lalo na nasa ano ka sa Saudi Arabia na bansa, napaka-strict ho ng mga kababayan. Yung tinatawag na ano, yung sa Philippine ID, sa ID natin na pagkatulad ng ikama namin dito, naka-register ho yan lahat ng mga ano namin, credentials ho dito sa SIM card, yung pangalan, kung saan ka nakatira, malalaman yan kaagad mga kababayan through GPS. So pagbasa ho ni PRRD mga kababayan tungkol sa batas na ho yun, na soon to be magiging batas na sana, hindi niya pinirmahan. Bakit? Kasi nag-iba na kasi yung agreement dun eh. Alam nyo ho kung sino na gano'n, nagdagdag nun. Dilawan. Specific kung sino. Gusto ko rin sana sabihin, baka kasuhan ako nito eh. Siyempre palagi yung natutulog sa Senado. Palaging natutulog yun. Alam nyo kung sino natutulog yung sa Senado, walang ginagawa yun eh. Yun ho, ang nagdagdag. Hindi naman ako nagsabi noon, ang nagsabi noon si ano si Sir Mike Abe at saka yung in-interview niya ho. So kaya nga mga kababayan, bantay tayo, kaya nga medyo nalungkot ako bakit mayroong dilawan pa rin nakapasok sa Senado. Detso-detso na sana yung ano pag-unlad ng bansa natin sa mga project sa mga soon projects ni ano ni BBM. Sayang. But it's okay, but it's okay, no problem. The unit team can handle them. And also the PDP can handle them. Also ang mga ano mamamayang Pilipino can handle them also. So ngayon mga kababayan, siyempre isapat rin natin ano yung mga viewers natin. I'd like to say hi to Ma'am Elsie Adaman watching from Qatar. Also shout out rin kay Ma'am Elizabeth Xiao, she's watching from California. Also shout out rin kay Ma'am Germeline Linos Agilius Abukay. Also gusto niyang shout out rin ang kanyang grandson. Ay, si Juan Gabriel Chow Abukay. Yan palapakan naman natin. Yan ang grandson ni Ma'am Germeline. Also shout out rin kay Sir Edgardo Colyantes. He's watching from Makati. Also hi to Ma'am Diana Escarial from Katbalugan City, Samar. Siya nga pala, shout out sa mga taga Samar. Maraming salamat po. Talagang landslide ho si BBM dyan sa Samar. Siyempre Samar, Tacloban, sa Katbalugan, talagang ano solid na mga BBM dyan.
sa nga lahat, shout out sa lahat ng mga Waray. Yan, ano, kapitbahay namin ng mga Waray, mga kababayan. Ako pure Cebuano ako kasi malapit ako sa Cebu eh. medyo ano, neighbor island ko kasi ang Cebu, kaya medyo ano ako, Cebuano. Yung ka-neighbor namin naman ng mga city, mga Waray ko sila. So, shout out rin kay Ma'am Cora Evangelista. Shout out po sa Evans family ng Concepcion, Baliwag. Yan. So ngayon mga kababayan, meron akong naalala. Ngayon ito na si, meron tayong kababayan nagsabi sa akin eh. Sir Ivan. Apang meron siguro mapuputulan ng paa. Sino kaya 'yon? Meron mapuputulan talaga eh. Siyempre itong babae mga kababayan, papakita ko sa inyo. Si Ma'am Faith Ann Russo. Yan, si Ma'am Faith Ann Russo. Abi, napakahambog. Sabi ho niya, papaputol ko dalawang paa kapag nanalo yan si BBM Ngiwi. Mark my word. Abay! Ano na? Ano na ngayon? Parang delikado na yung paa mo ah. Alam niyo mga kababayan, abay, marami ho mga kababayan natin ng mga OFW nag-message dito. Parang dinactivate na nga yung ano niya, yung account niya. Siguro parang dinactivate na, hindi na nagre-reply eh. Sabi ho nila, sabi ng mga OFW ho natin mga kababayan, sabi ho na willing daw silang umuwi tsaka magbili ng ticket, sila daw magpuputo sa paa ni Faith. Ano naman Faith? Bakit mo kasi sinabi niyan? Huwag ka kasi magsabi ng patapos Ma'am Faith. Hindi mo alam ang mangyayari. Siyempre, andito ho kami mga BBM vloggers, mga BBM supporters, mga Marcos loyalists, saka DDS. Talagang gusto niyo ipapanalo namin si BBM. Kaya ganito ho kami talagang suporta. Sulid ho kami. Gusto namin ano, totoong pagbabago ho sa bansa ho natin. Ano ka? Bakit ka kasi nagsabi dyan, Ma'am Faith? Bakit kasi magpapaputol? Ano na ngayon? Sirang-sira ng pangalan mo ngayon. Kung hindi mo ipaputol yung paa mo, wala kang ano, word of honor. Wala kang palabra di honor. Ano yan? Siyempre, hintayin ho namin na paputol yung paa mo. Dapat yung pad break. So, meron naman ito yung mga kabayan. Mga katawaan na naman ito. Sabi ho dito, ikakasal kami kung si Lenny na ang presidente. Pasensya, hindi siguro matutuloy yan. Mga after 100 years from now. Sabi, ikakasal na kami kung sa si Lenny na daw ang presidente. Parang malabo mangyayari yan. Siguro in mag-hibernate pa yung mga ano, yung mga dilawan ngayon. Siyempre mag-hibernate pa yan. Wala na yung mga gawa. Tapos na ho yung era nila mga kababayan, mga dilawan. Tapos na ho ang henerasyon nila. Tapos na ho nila ang pagyuyurak ho sa bansa natin. Naging lugmok ho tayo dahil dyan sa mga dilawan. Siyempre kailangan namin ng totoong pagbabago ngayon. Siyempre si BBM lang sa kanilisara, pamumuno ho ng mga Marcos at sa Duterte. Diyan naman babalik muli ang bansa ho natin. Marami na kasi mga ano, marami namang investors na papasok mga kababayan. Maraming mga kaibigan si BBM eh. So paano yan? Hindi muna kayo makakasal. Mga siguro hindi natin alam kung ikakasal ba talaga kayo. Sabi nyo, ikakasal kayo kung si Lenny eh. Hindi naman manala si Lenny eh. Wala na. Wala nang puwang ano, ang mga dilawan ho sa mundo na ito. Sa bansang Pilipinas, wala nang puwang. So ngayon mga kababayan, meron akong nakita, nagulat nga ako eh. Dahil nga natalo na si Lenny at si Kiko, abay, merong pictures oh, umiyak. Bakit kasi umiyak? Kawawa naman yung mukha. Oh. Pati nga itong si Kiko mga kababayan, ayaw talaga matanggap eh. Sabi niya, hindi pa daw tapos yung pag-counting ng COMELEC. Bakit daw nag-celebrate? Napakalayo naman ho ng agwat. 15 million ho, Kiko. Napakalayo ho niyan, napakiposible. Pati nga yung ano, yung pati nga si Nanay Lenin niyo. Abay, sabi ko ganina, nakita ko, yabay! Si Nanay Lenin, nag-money-money. Yung ibig sabihin niya mga kababayan, gusto na mapag-isa. Andun ho sa puso niya, andun na sa ano niya, sa kanyang Facebook. Kawawa naman. Nanay Lenny, baka delikado.
Sana manood ka na lang ito sa akin, matanggal pa yung stress mo. Matatawa ka sa akin na Nailini. Dito ka na lang manood, hindi ka masyado nag-iisip dyan. Bakit huwag kang mapag-isa? Delikado yan! Ako, delikado yan. Makonsensya pa ako. Huwag mo lang, kung ano nasa isip mo, huwag mong gawin yan. Baka matutuloy yung in good place. Delikado yun. Siyempre mga kababayan, bakit hindi matatalo itong mga dilawan? Naalala nyo yung parang prosesyon, meron silang dalang sulo, yung parang silang merong inihatid. Parang masamang pangitain yun eh. Oh, masamang pangitain na yun eh. Parang napakapangit tingnan. Sabi ng ng isang viewers natin, sabi ng Sir Ivan, mag-knock ka daw sa wood. Masamang pangitain daw yun eh. Yung tuk-tuk-tuk, gaganon-ganon ka. Siyempre, yun kasing ginawa ninyo. Pati tuloy yung nalalait ho sa natin. Yung nalalait ho sa mga bagong kapamilya na ho natin na mga INC members. Naalala nyo ho si si Pipay. Ito, wag niyong kakalimutan tong ginawa ni Pipay ninyo mga kababayan. Iyan ho sa Pipay. Aba, yan ho bagong post niya. Parang nalungkot. Sabi niya na pag nanalo si BBM, aalis na doon siya ng Pilipinas. ready naman passport mo. Asya nga pala yung mga Lini Kiko supporters, mga pinkies, ready na bang mga passport nyo? Siyempre, sabi nyo ayaw nyo daw sa Pilipinas pag si BBM at si Indesar yung maupo sa Malacanang totohanin nyo na, para meron kayong word of honor, para meron kayong word of honor. Totohanin nyo, tingnan nyo mukha nyan mga kababayan. Dapat yan, totohanin nyo yan. Alis daw siya ng Pilipinas, sana naman, para wala nang abubot sa Pilipinas. Pakana ka lang ng fake news . Tsaka lagi kang nalalait, Pipay. Hindi ka dapat nalalait. Huwag ganun, Pipay. Social media influencer ka pa naman. Dapat influencer, role model ka ho. Good role model. Huwag yung ganun, pangit yun. Dapat respeto yung mga INC. Mababait naman ang mga INC. At saka well-mannered ho sila, well-mannered. Kaya idol ko yung mga INC rin. Kasama na rin dito natin mga kababayan. Shout out nga pala sa mga INC members natin, ng mga viewers. Maraming salamat to. So ngayon mga kababayan, siyempre shout out rin natin ang mga kulang natin. Hi to Mayura. Hi to Mayura. She is watching from Occidental Mindoro. Hindi masyadong kanilang nagka-distan niya. Also, hi to Sir Rodrigo Ruiz Monsi. He's watching from Jeddah, Saudi Arabia. Also, hi to Sir Joseph Salvador from Rosario, Cavite. Also, I'd like to say hi to Ma'am Doreen Policarpio, ang bago ho nating subscriber mga kababayan, si Ma'am Doreen. Maraming salamat to. And of course, hi din sa ating bagong subscriber rin, si Sir Kevin Victoria. Also, shout out rin kay Ma'am Odette Yangko at saka kay Sir Raul Ramos from Surigao City. Yan, maraming salamat to. So mga kababayan, kung nakaabot ho dito sa portion na ito, sana nakalike ka na ho, nakalike, nakashare, at saka nakasubscribe na rin. At saka maraming salamat to sa inyong support na mga kababayan, lalo na ho sa mga nagko-comment dyan sa video natin. Abay, napakasarap po naman ho basahin mga kababayan. Hindi ko alam na napasaya ko pala kayo. Tsaka thank you nga, na-appreciate ninyo ang ginagawa ho natin dito. Tsaka nagpapatanggal rin kayo ng stress ko mga kababayan. Kaya nga andito nga si Sir Ivan, para kasi stressful ang trabaho natin. Pagdating ko dito, kinakausap po kayo, natatanggal ang stress ko. So ngayon mga kababayan, huwag kalimutan mag-pray lagi kay Lord Jesus. Tsaka magpasalamat ko kay Lord Jesus mga kababayan sa mga biyaya nyo ho na tatanggap lagi araw-araw. At saka sa mga biyaya ho na hindi nyo nakikita. Meron niya mga kababayan, hindi nyo lang napansin. At saka siyempre si Lord Jesus mga kababayan, andyan ho lagi yan sa gilid nyo. Palagi nyo ho kayong ginagabayan lagi araw-araw sa lahat ng lakad ninyo. Talagang pinaprotektahan sa mga masamang elemento. Yan. So thank you Lord Jesus. Maraming salamat sa talagang ginabayan mo ho si BBM at saka si Inday Sara ho. Maraming salamat Lord Jesus. At saka thank you sa lahat ho. Thank you. So mga kababayan, hope to see you again. Sa as I said always, ingat kayo lagi. Ingat ho kayo lagi. So ganun pa man, kita-kita pa rin tayo sa next time. Kung gusto nyo lang matuwa, punta kayo dito sa ating channel. So ngayon, maraming salamat mga kababayan, and see you on my next video!
BBM Zara, BBM Zara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Zara, BBM Zara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Zara, BBM Zara, walang imposible na kapag nagsama-sama.